So would you like to apologize to the president and the people? Magandang araw sa iyo kapatid. Sa video natin ngayon, itatalakayin natin ang mga kumakalat sa social media tungkol sa mga pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Pag-uusapan din natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng freedom of speech at ano-ano ang limitasyon nito. Pero bago ang lahat, mahilig ka ba sa mga kwentong kagaya nito? Ay pakipindot na lang ang subscribe button at bell icon para updated ka. Nag-a-upload ako ng 2 o higit pa kada linggo. Ilang araw lang ang lumipas, isang tweet ng isang netizen sa kanyang Twitter account na nagsasabing, "I will give 50M reward kung sino makakapatay kay Duterte. Hashtag no to Ibig Sabihin Shutdown." Ito ay tumawag ng pansin sa karamihan at tumingi ng tulong sa Philippine National Police o PNP para matrace kung sino man ang nasa likod ng mga post na ito. Napag-alaman na ito ay tweet ng isang guro na taga-Taltal Masinloc na itago natin sa pangalan na 50M at agad-agad itong hinuli ng National Bureau of Investigation o NBI sa Pangasinan noong nakaraang Lunes. Noong una ay itinatanggi pa ni 50M na hindi raw siya ang gumawa ng tweet na iyon, pero kalaunan umiyak na ito at inamin ang pagkakamali. So would you like to apologize to the president and the people? Huh? So you're asking an apology? I'm sorry po kay President Rodrigo Duterte. At nung gawa po yun. So what made you convinced to do that? Sa totoo po ba? Yung vitrine yung kumbaga nagiging sa loobin po. Pero walang kumapansin. Kaya nagawa ko yun. So naghahanap ka ng attention dun sa Twitter? Okay. Yun po talaga yung intention ko. Never umasi sa Twitter mo na nagkaroon ng retweets. Ito po yung totoo. Pinaliwanag niya na gusto lang niya ipahayag ang kanyang saloobin sa Twitter at naghahanap ng atensyon sa social media. Well kapatid, nakuha mo ang atensyon ng buong bansa. Pero napag-alaman ko na hindi lang pala si 50M ang nagpo-post ng ganito sa social media, kundi marami pang ibang netizens. Ang tanong ng marami, bakit ba maraming netizen ang gumagawa nito ngayon sa social media? Na para bang hindi sila natatakot hulihin ng mga otoridad? Simple lang, dahil sa batas na tinatawag na freedom of speech o sa madaling salita, karapatang magpahayag ng kanilang damdamin o saloobin. Pero ano ba talaga ang nilalaman ng batas na ito? At ano-ano ang mga karapatan ng tao? At ano rin ang mga limitasyon nito? Ayon sa Article 3, Section 4 ng Constitution, hindi dapat mapagtibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o ng pamamahayagan, o sa karapatan ng mga taong bayan na mapayapang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ihalad ang kanilang mga karaingan.
Ang ating pong tutunan ng pansin ay ang kalayaan sa pananalita. Bawal po ang anumang batas na nagbabawas o magpapahinto sa kalayaan ng tao na sabihin ang kanyang opinyon sa anumang isyo o bagay. Ang kalayaan sa pananalita ay proteksyon ng mga mamamayan laban sa gobyerno na maaring magsagawa ng batas na maglilimita nito. Ang bawat mamamayan ay may karapatang magpahayag ng kanyang damdamin at opinyon, ngunit ito po ay hindi lubos. Mayroon pong limitasyon ang ating kalayaan sa pananalita. Moderasyon at pag-unawa po sa kapwa ang dapat pairalin bago natin sambitin, isulat, isiwalat, itweet, imimi, i-vlog, YouTube, Facebook o anumang plataforma ang ating mga saluubing damdamin. Mayroon pong katumbas na responsibilidad ang kalayaan. Krimen po ang mga pananalitang umaabuso sa karapatan ng ibang tao at yung nakakaapekto sa kanilang kaligtasan. Ito po ang mga listahan ng halimbawa o aksyon na hindi protektado ng kalayaan na pananalita. Pagsisinungaling para sirain ang puri ng kapwa. Pananalita o aksyon na malaswa o mahalay. Pananakot o pagbabanta sa kapwa-tao. Pananalita na naglalagay sa panganib ng kapwa-tao. Pananalita na lumalabag sa karapatan ng kapwa-tao. Bayolinteng banta sa kapwa-tao. Pagsisiwalat ng sikreto ng pamahalaan o ng militar. Panawagan na ibagsak ang pamahalaan. Pananalita na naguudyok sa kapwa na gumawa ng mga akto o hakbang na labag sa batas. Disclaimer lang po, hindi po ako lawyer o law expert. Pero kung atin pong susuriing mabuti, ay patong-patong po na kaso ang pwedeng isampa sa mga taong ito. Kasama na po dito ang slander, libel at cyber libel. Ang slander at libel ay parehong krimen na ang sanhi ay mga salitang hindi makatotohanan na sumisira o yumuyurak sa dangal o puri ng kapwa-tao. Ang kaibahan ay ang slander ay tulad ng chismis o intriga na kumakalat sa pamamagitan ng pananalita. At ang libel ay pamamahagi ng paninira sa pamamagitan ng pagsulat at paglathala. Sa kasulukuyan ng mundo ay gumagamit ang mga tao ng computerized devices, kaya mayroon na rin bagong krimen na tinatawag na cyber libel na ipinahiwatig na constitutional ng Korte Suprema noong February 11, 2018 para sa mga naglathala ng paninira gamit ang mga computerized devices. Binigyang liwanag ng Korte Suprema na sa mga aktibong kriminal sa cyber-related, ang kasalanan ay sa taong nag-uudyok, nagpasimuno o pinagmula ng orihinal na dokumentong libelous. Pero ang mga taong nagkalat nito sa pamagitan ng pag-like, pag-retweet o iba pang pamamaraan ay hindi papatawan ng parusa. Sana po ay basahin at unawain ang mga provision ng mga batas na nabanggit at gawing gabay ang mga ito bago magsalita, magsulat o maglathala ng anumang nakakaapekto sa ating kapwa-tao. Ang kalayaan sa pananlita ay pwedeng abusuhin. Pag inabuso po natin ang ating kapwa sa pamagitan nito, ito ay matatawag na krimen o paglabag sa batas. Lahat po ng krimen ay may kalakip na parusa. Kaya paalala po ng ating gobyerno, think before you click. Hanggang dito na lang po, sana po ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. At huwag kalimutang pindutin ng subscribe button at bell icon para updated ka sa mga kwentong kagaya nito. Maraming salamat po sa panonood. God bless you.